Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys! Good evening! So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapangilabot sa ating lahat. So yun guys, so maraming salamat talaga dahil nakita ko talagang konting-konti na lang talaga magiging 4,000 na tayo lahat. So maraming salamat talaga sa mga nag-share, nagla-like, patuloy na nagko-comment. So dahil po sa inyo, napakalapit na po natin na makaabot ng 4,000. And then after 4,000, of course, ibang pinaka-goal talaga natin is makaabot man lang ng 10,000. Kasi may surprise daw si Sak sa akin kapag nakaabot na tayo ng ganong klaseng level. So yun, sana po tulungan niyo po ako makaabot po ng 4,000. And then 10,000 after that. Ayun, and then gusto ko rin po sana magpasalamat kasi po may dumating po kanina sa office place ko po. Nagtaka nga ako, wala naman ako pinapa-deliver tapos biglang may delivery daw ng JRS. So, nagulat ako, doon dumating sila. Ayan, ang cute, diba? So, padala sa akin ito ng isa sa mga, patulad niyo rin, mga viewers dito sa Dolls and Spooks. So, naalala niyo yung nagkwento tungkol dun sa haunted na salamin na galing sa Japan. So, diba sabi ko, sayang sana sa akin na lang napunta yung haunted na salamin. So, sabi daw niya, meron din daw siya na galing daw ng Japan, galing ng Japan tong mga bears na to. Pero hindi lang niya sure kung haunted daw. Pero 10 years na daw almost sa kanya itong mga bears na to. So, binigay niya na lang sa akin since alam niya mahilig naman ako sa dolls, obviously. Then, medyo may pagka-similar naman siya sa dolls. So, yun. Maraming salamat talaga sa iyo, Horror Addict, sa pagbibigay ng mga bears na to sa akin. So, ilalagay ko sila dito para palagi silang nakikita. Kasama na sila dito sa Dolls and Spooks na family. Ayan. So, ano na mga bear. Ayan. So, dyan sila. So, dyan na sila ngayon mag-i-stay para palagi makikita ni Horror Addict yung pinadala niya sa akin na bear. Okay. So, speaking of Horror Addict, so, sa kanya na nagaling yung kwento na ibabahagi ko sa ngayong gabi sa inyo. So, may kinalaman dito sa kanya pag-stay dun sa Japan na nag-work pa siya doon. So, stay tuned for that. And then, after that, nagkwento ko rin ngayon yung kwento naman ni Kyla. So, siya yung nagkwento rin before tungkol dun sa bantay niya sa kwarto na parang hindi siya tinitigilan at hinahanap-hanap pa rin siya until now kahit wala na siya dun sa bahay na yun. So, ayun, huwag natin masyado patagalin kasi alam ko ayaw ng karamihan sa inyo ng masyado mahabang intro. So, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hi Clark, Happy New Year! Katatapos ko lang makinig sa latest upload mo and I pray sa kaagad mong paggaling. Take enough rest, uso talaga ang sakit. Ako nga rin nilagnat after New Year, kaya di ko agad nasulat itong nakakapanindig balihibong personal experience ko nung nasa Japan pa ako. So as promised, heto na at sana magustuhan ninyo mga ka-dolls and spooks. Taong 2004 to 2005, nag-work ako sa Japan sa Yumoto Hotel at Chigawa. Ito ang real name ng hotel kung saan ako nag-work sa Shisato at Shimura Simoui Nagun Nagano Ken. Yan ang hotel na address na miss ko bigla. Although nakaranas ako na nakakatakot sa lugar na yan, marami ako mga good memories din doon. Anyway, back to my first story sa hotel. Taong 2004, first time ko mag-work sa Japan as an entertainer. Yung nakalagay sa contract namin ay lima kami magkakasama na Pinay, isang singer at apat naman kaming variety dancers. Sa umaga, ang work namin ay tagalinis ng mga kwarto sa hotel at sa tanghali naman ay helper sa dalawang malaking kitchen ng hotel. At pagsapit naman ng gabi, ay sa club kami ng hotel as entertainers. Ganyan ang routine ng work namin araw-araw. Para kaming si Ani Batong Bakal. Sa umaga katulong, at sa gabi naman, kami ang bida. Ang hotel ay malaki. Yung lumang building nito ay hanggang third floor
at ang bagong building naman ay hanggang 6th floor. Ang hotel ay nasa gitna ng mga bundok at napakagandang lawa na tatawirin mo ang maiiksing tulay papasok sa hotel. Maganda ang tanawin, malinis, malamig at napapaikutan ng mga pine trees. Yung lumang building ng hotel ay makikita mo dito sa bandang likuran ang malabukid na tanawin na napapalibutan ng mga uwak na may ingay. Naalala ko yung Jeepers Creepers, ganun na ganun ang dating. Sa loob ng 2 buwan namin sa trabaho, ayos naman ang lahat at kahit paano ay nakakaintindi at nakakapagsalita na ako ng mga basic ni Honggo at nakasanayan ko na rin ang trabaho. Madalas ay magkasama kami ng leader namin na nakatoka sa paglilinis ng mga rooms. Magkasama kami sa iisang floor dahil sa first timer lang ako at kailangan ko pa ng kasama. Yung 3 naman namin na kasama ay sa iba't ibang floor nakatoka. Hanggang isang araw, inassign kaming 2 ng leader namin sa lumang building maglinis. 2 araw doon kami lagi ina-assign ng mga Hapones na tagagawa ng mga toka namin. Ako ay naka-assign sa pinakalumang part ng hotel na yon na yung mga rooms mismo ay may mga maiingay na uwak. At yung leader naman namin ay sa bandang dulo nito, malayo kung saan ako nakatoka. Dati, ang lagi nakatoka dun sa lumang part ng hotel ay mga Haponesa. Kaya nagtaka kami kung bakit bigla na lang kaming dinaldo doon. Fast forward. Patapos na ako noon sa paglilinis ng 5 kwarto na naka-assign sa akin. Pumunta ako ng linen room para kumuha ng mga towels at iba pang gamit para dalhin sa mga nilinisan kong mga kwarto. Inilagay ko sa isang cart ang mga ito at nang lalabas na ako ng linen room, laking gulat at takot ko sa aking nakita. Isang hugis lalaking nakaupo sa floor na nakayuko yung ulo. Nakapatong sa tuhod at bagsak ang buhok na sumasabay sa hangin. Sa sobrang gulat at takot ko, di ako kaagad nakakilos sa kinatatayuan ko. Nanigas ang mga paa ko at di rin ako makapagsalita. Titig na titig ako sa lalaking nakaupo na nakaitim ang suot na malapit na malapit lang sa pinto ng kwarto kung saan ako nakatayo. Nilakasan ko ang loob ko. Gusto kong tumakbo pero takot akong dumaan sa harap niya. Kaya ang ginawa ko na lang, pumasok ako ulit dun sa linen room at abot-abot ang aking dasal. Sumilip ako sa pinto kung nandun pa siya. Grabe, nandun pa rin kung paano ko siya nakita. Di ko na talaga alam ang aking gagawin. Kaya nagpasya ako na tawagan ang leader namin sa cellphone ko. Diyos ko, walang signal. Lalo na akong natakot at konting oras na lang sana natapos na ako sa aking paglilinis. Kaya sumilip ulit ako. Nakita ko na wala na siya, kaya mabilis kong itinulak ang cart palabas ng linen room at dumiretso na sa hallway. Iniwan ko yung cart at mabilis na ako maripas ng takbo habang tinatawag ang pangalan ng leader ko. Hanggang masalubong ko ang isang Haponesa na siyang mag-check sa mga rooms na nilinisan namin. Ang tanong niya sa akin, bakit kasi may sigaw at tumatakbo? Ano nangyari sa'yo? Di ako makasagot ng diretso sa sobrang takot. Humahagul-hugul na ako, kaya sinamahan ako ng leader namin at doon sinabi ko ang mga naranasan ko. Tahimik lang silang nakikinig at nagkakatinginan. Dahil oras na nga, tinulungan na ako ng leader namin na tapusin ang paglilinis ko. Sinabahan niya na ako. Habang tinatapos ko ang pag-aayos ng kwarto, nagulat ako na may biglang kumalabog sa may bintana. Paglingon ko, yung mga uwak parang gustong pumasok dun sa loob ng kwarto. Tapos paglingon ko ulit sa ginagawa ko, magulong-magulo ang kwarto na parang hindi nalinisan. Halos mabaliw na ako sa kaba at napakaripas ulit ako ng takbo papunta sa leader ko sa kabilang kwarto. Iyak ako ng iyak. Kinabukasan, nilagnat ako at hindi ako nakapasok. Fast forward.
Ilang araw pagkatapos ng insidenteng yun, nakapag-work na ulit ako. At ngayon sa bagong building na ulit kami nakatoka, sa third floor naman ako. Yung buong floor na pinagawa sa akin, ako lang mag-isa nung time na yun ang naka-assign. 6 na kwarto ang nilinisan ko at tulad ng dati, patapos na ako at ibabalik ko na sana sa linen room yung mga ginamit ko sa paglilinis at nung babalik na sana ako ulit sa mga rooms para iset yung heater, labis ako nasindak nung nakita ko na pagpasok ko sa huling kwarto, napakagulo nitong kwarto na parang hindi naman nilinisan. Dali-dali akong tumakbo at sinabi ko sa mga kasama ko na noon na tapos na sa kanilang paglilinis yung nangyari sa akin. Sinamahan nila ako at nang pumasok kami sa room, ayos naman lahat. Pati yung iniwan ko na hindi pa naiset na heater ay nakaset na. Gulat na gulat ako at nagkatingin na lang kami ng mga kasama ko, sabay kumaripas kami ng takbo. Ilang araw ang nakalipas, nagtapat ang mga Haponesa na kasama din namin noon na meron nga daw talagang nananakot sa hotel, lalo na sa lumang building. Kami ang tinoka noong time na yon kasi nilagnat nin pala yung Haponesa na dapat ay siyang naka-assign para maglinis. Nilagnat dahil nakita rin niya yung nakita ko. Ang matindi, sinundan pa yata ako sa bagong building. Yung mga kasama ko naman ay alam na rin pala nila na meron talagang mga multo o obake sa salitang Hapon kung tawagin sa hotel na yon. Ang sabi sa akin, di lang yan ang meron dito, kaya masanay na daw ako. Kaya naman nilakasan ko na lang ang loob ko, pero lagi na akong nagpapasama, lalo na kung sa lumang building kami naka-assign maglinis. Patuloy pa rin ang paramdam hanggang isang umaga, ako na naman yata ang napagtirpa ng mga multo sa hotel. Nakasakay kami sa elevator papuntang third floor. Pagbukas ng elevator, naglakad kami papuntang linen room para kunin ang mga gagamitin namin sa paglilinis. Isang malaking Buddha ang nadaanan namin na sinlaki ng tao. Pinansin ko yon at ang sabi ko pa nga ay bigyan ako ng swerte. Pabulong lang sa isip ko. Kasi sabi sa akin, kapag daw first time ka makakita ng Buddha, dapat daw mag-wish ka at naginawa ko naman sa isip ko. Then bumaba na ako ng second floor dahil doon nga ang toka ko. Pagkatapos ko maglinis, umakyat ako ulit sa third floor para ibalik ang mga ginamit ko sa linen room at madadaanan ko ulit dapat yung Buddha. Pero laking gulat ko dahil wala na ito sa kanyang pwesto kung saan ko siya nakita. Inisip ko kung ililipat siya ng pwesto parang ang bilis naman yata. Eh ang bigat nun kasi gawa sa simento at sobrang laki. Pinakibit-bilikat ko na lang hanggang sa uwi na nga namin mga 12:30 AM na. Kinabukasan, doon ako ulit naka-assign sa toka ko kahapon at nandun na ulit yung Buddha. Nagtataka na ako talaga kaya tinanong ko na yung mga kasama ko tungkol dun sa Buddha. Nagtaka rin sila. Ano daw Buddha yung pinagsasabi ko eh wala naman daw dito sa loob ng hotel yung Buddha kundi nasa labas lang mismo sa front door ng hotel. Laking gulat ko na ako lang pala yung nakakakita kasi hindi kami dumadaan sa front door. Laging sa back door ang daanan namin mga empleyado kaya di pa talaga kami nakadaan dun sa harap ng hotel o entrance. Kaya nang pauwi na kami ay doon kami dumaan sa harap para ipakita nila sa akin yung Buddha. At nandun nga, gulat na gulat ako. Bakit parang ako lang yata pinaglalaroan ng mga multong to? Tapos sabay biro sa akin ng mga kasama ko na parang narinig nila o nabasang iniisip ko. Kasi ikaw lang ang first timer, sabi nila. So yan po ang first experience ko. Sobrang mahaba. Kaya yung second part po sa susunod ko na lang po isusulat, baka mapagod sa pagbabasa si Clark. Second story sa apartment naman yung nangyari. Anyway, yung wish ko dun sa Buddha ay nagkatotoo naman po, kahit na nakakatakot na naging karanasan ko. Maraming salamat sa pakikinig at sa iyo Clark sa pagbabasa.
Ingat po kayo at usong sakit ngayon. God bless sa ating lahat. Horror addict. P.S. Yung mag-asawang bears medyo na-delay sa pagbiyahe. Pasensya ka na, luma na sila ha, kasi biruin mo mahigit 1 decade na sila sa akin dahil sa tagal na nakatago. Kaya kapasensyahan mo na, maliit lang sila. I hope magustuhan mo sila. Hello, Dolls and Spooky Fires. Hi, Sir Clark. Kyla here. Namiss ko po kayo ng sobra. Medyo naging busy po kasi sa mga gigs last December. Balita ko po nagkasakit kayo, sir. Sana po ay tuluyan na kayong gumaling. Dahil nga po naging busy ako dahil po sa mga gigs, ang kwento ko po ay tungkol sa mga naging karanasan namin sa mga lugar na napupuntahan namin ng mga kabanda ko. Sana po ay magustuhan ninyo. Nangyari po ang unang kwento sa isang lugar sa Pangasinan. Hindi ko na po maalala kung anong pangalan ng barangay. Dahil nga po variety band po kami, isa kami sa mga suki sa iba't ibang klase ng okasyon, lalo na sa mga piyesta. At syempre, hindi maiiwasan na kung saan-saan kami nakikibihis. Naminsan nga po ay sa isang mini chapel kami nakibihis. Habang nasa chapel po kami, naisipan ng mga kasama namin na mag-selfie or groupie. Ugali na kasi namin yun, lalo na sa iba't ibang lugar kami napapadpad, para may souvenir kumbaga. Nung una, normal naman. Every picture, chinecheck namin kung maganda ba ang kuha namin. At wala naman kaming nakitang kakaiba. After ng set namin, kanya-kanya na kami na pag-share it dun sa mga kasama namin na may-ari ng cellphone na ginamit namin sa pag-selfie. At dun na kami kinilabutan. Napasigaw pa yung isang kasama namin nang makita yun. May kasama kami sa picture. Takot na takot ako na makita ko na sa akin nakatabi ang kung anumang elementong mang yun or kaluluwa. Pinakita ko din sa mga kasama ko. At mas lalo kaming kinilabutan sa mga nakita namin. Pinagtabi-tabi namin lahat ng mga larawan. At nakita namin na lahat kami ay may katabi. Ngunit iisang nila lang lamang yun kung tutuusin. Kung sino'ng nakatanggap ng picture, yun ang may katabi sa larawan. Sa isang larawan ay nakatitig lang siya sa isa naming kasama. Yung isa naman ay nakahawak ito sa balikat ng isa din naming kasama. At yun sa akin ay tila hinahaplos dito ang aking ulo at nakatingin din ito sa akin. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin kami kung paano yun nangyari. At alam ko lang kasi mga multo ang mga photobomber, iisa lang ang pwesto ng mga to. Pero ba't yung sa amin ay nakatabi siya sa lahat ng sa amin? Linilawin ko lang po. Sa natanggap kong picture, ako lang ang may katabi. Ganon din po ang mga kasama ko. Kung kanino ang cellphone na nakatanggap, yun lang ang may katabi sa larawan. Sana po ay matulungan nyo kaming maliwanagan kung ano po ang ibig sabihin ng mga larawan na yun. Ang susunod naman po ay nang minsan pauwi naman po kami galing sa gig. Tulog na po ang mga kasama ko sa jeep na inarkila namin. Pangatlong araw na po kasi namin matumutugtog sa malalayong lugar, kaya ramdam na namin ang pagod at puyat. Matutulog na din muna ako sana nung mapansin ko na parang may mali. Parang sobrang dami namin sa sasakyan. E sa pagkakaalam ko, 13 tao lang kami. Madami kami sa paningin ko. Pero maluwag naman at hindi masikip. At dahil nga madilim yung iba, ay parang anino lang sa paningin ko. Naramdaman na ata ng mga anino na ito na nakatingin ako sa kanila, kaya sabay-sabay din silang napatingin sa akin. Mabuti na lang at nakatalukbong ako noon ng balabal na baon ko. Ugali ko kasi yon na pag nasa biyahe ako, nagtatalukbong ako ng balabal. Mahilig kasi mag-trip ang mga kasama ko na pagtulog ka, bigla kang kukuhaan ng picture. Dahil nakatalukbong ako, di nila makikita na nakatingin talaga ako sa kanila. Pero sila,
kitang-kita ko. Lumiliwanag ang mga mata nila na parang Christmas lights, pero puro pula lang. At lahat ng yon nakatingin sa direksyon ko. Di ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naramdaman ko na lang na unti-unting natatanggal ang balabala na katakip sa mukha ko na parang hinihila ito pababa. Gusto kong kumilos pero hindi ko naman magawa. Tulad ng makita ko ng bantay sa aking kwarto, nanigas na naman ang buo kong katawan. Pati pumikit ay hindi ko na rin magawa. Kaunti na lang at matatanggal na ang balabal ko na biglang nagpreno ang driver ng jeep na inarkila namin. Nagulat kami lahat. Kaya pati mga tulog kong kasama ay nagising din. At ayun na nga. Bigla na lang nawala yung mga anino na may mapupula at kumukutitap na pulang mata. Dahil sa gulat ay nagtanong ang mga kasama namin kung anong nangyayari at bigla siyang nagpreno. Ang sabi ng driver ay bigla daw may dumaan na puting ilaw at nasilaw daw siya. Hindi ko malaman pero malaki ang pasasalamat ko sa liwanag na yun. Dahil kung sakali, ay hindi ko alam kung ano ba ang pwedeng mangyari sa akin ng mga panahon na yun. Sana po ay may makapagpaliwanag din sa akin kung ano ba ang mga nakita ko na yun. More power po sa Dolls and Spooks at sa lahat na nakikinig nito. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Clark. Sana po ay tuluyan na po kayong gumaling. God bless. Kayla. Kayla again here. Nangyari ang kwentong ito nung high school pa ako. Ewan ko ba, pero mahilig talaga ako pagpakitaan ng mga nilalang na ito tuwing camping. Hay nako. May vacant field doon sa pinapasukan kong school. Doon ginaganap ang mga practice games ng football at training ng ROTC at drill ng drum and dire. At dahil maluwag ang field na yon, doon na din ginaganap ang indoor camping or camping na mismo mga estudyante din ng school na yon ang mga kasali. Di ko na nga lang matandaan kung anong year ako nung nangyari ang mga kababalaghan na nangyari sa akin sa lugar na yon. Ikukwento ko na lang po yung mga araw o gabi na may mga nagparamdam at nagpakita sa akin. Madaling araw na po noon. Nakaulagalian po namin na every 3 a.m. kagising ang lahat ng mga campers. Yung iba magluluto. Yung iba gagawa ng mga task. At isa naman ako sa mga nag-atasang mag-igib ng mga gagamiting tubig sa camp. Madami na nakapila doon nang makarating ako sa poso na paglasalukan namin ng tubig. Wala pang 5 minutes ako nakapila nang may narinig akong babaeng umiiyak. Yung iyak na parang ang sama-sama ng loob niya. Ang nakakakilabot lang ay parang nanggagaling sa ilalim ng balon ang tunog ng boses na yon. At that moment, alam ko may mali na naman. At alam ko din na ako lang ang nakakarinig ng iyak na yon. Dead man lang kasi yung mga kasama kong nakapila. Halatang di nila narinig kung ano man yung narinig ko. 5 hakbang mula sa poso, kung saan kami nakapila, sa bandang harapan ay may ladies comfort room. Sa tabi noon ay may isang matandang puno ng balete. At oo, dun ko nakita sa ilalim ng punong yon yung babaeng umiiyak. Naka-uniform ito na parang uniform ng school namin, pero mas old yung style. Basang-basa ito at hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakayuko ito. Tulad ng dati, hindi na naman ako nakakilos. Para na naman akong ipinako sa kinatatayuan ko. Bigla na lang dumilim ang paligid at yung sumunod nakita ko na lang ang sarili ko na nasa clinic na ng school. Tinanong ako ng mga nurses ng school kung ano bang nangyari sa akin. Pero namalayan ko na lang na umiiling ang ulo ko. Gusto nila ako pauwiin na lang pero di ako pumayag. After camp, naikwento ko ang nangyari sa akin sa mga kaibigan ko. Isa sa kanila nakapagsabi sa akin
na may nagpakamatay nga daw doon na isang estudyante dahil ayaw ito panagutan ng nobyo na nakabuntis dito. Kwento din daw dito sa kanya ng mas nakakatanda niyang kapatid na nag-aaral din mismo sa school namin na noon. Second story. Di ako makatulog ng gabi na yun. Last night na kasi ng camping. Fourth year high school na ako. After namin magpintuhan ng mga co-campers ko, naisipan kong lumabas at magpahangin muna. Yung pwesto ng campsite ng grupo namin ay malapit sa training field, kung saan ginaganap namin ang mga activities at tasks ng mga campers. Nagtayo din doon ng andamyo o yung parang stage na nilagyan ng tent para pwestuhan ng mga campmasters doing my activities. Sa likod nun ay may lumang kubo na ginawa nilang storage room. Mula sa bukana ng tent namin, kita-kita ang kubo na yon. Doon ko napagdesisyonan na tumambay sa bukana ng tent at magpahangin. Di pa din naman tulog ang mga kapwa ko campers, pero ako lang ang nasa labas ng tent. Lahat sila ay nasa loob na ng kanila-kanilang tent. Napansin ko na maliwanag ang kubo na yon. Parang may ilaw na nanggagaling sa liwanag ng kandila. Sumasayaw-sayaw kasi ang liwanag na nakikita ko. Pero malapit lang ang campsite namin sa kubo, kaya medyo nilapitan ko pa yon sa pagtataka ko. Napatunayan kong kandila nga ang nagsisilbing liwanag ng kubo na yon. Nasa ibabaw nito ang isang maliit at bilog na lamesa. Ngunit sa pagkagimbal ko, ay nakita ko sa tabi ng kandila ay may isang taong nakabelyo ng itim. Pati damit nito ay itim. Di ko nga lang mawari kung anong kasarian nito. Nakatulukbong kasi ito. Wala naman itong ginagawa. Tila nakatingin lang ito sa liwanag ng kandila. Di ko din naman ito narinig na nagsasalita or kahit anong tulog ay wala itong ginagawa. Sa takot ko, nagmamadali akong lumayo at bumalik sa mismong tent namin. Nagulat pa mga kasama ko sa tent dahil nagmamadali akong pumasok at nagtulukbong ako ng kumot. Nagpapasalamat ako at nakagalaw ako ng mga pagkakataong yun. Pero ang pagdating sa tent ay di na ako makagalaw. Kinabukasan, sinabi sa akin ng mga kaibigan ko na paulit-ulit ko daw binabanggit ang mga salitang yung kubo, kandila, belong itim. Yun lang daw ang sinasabi ko hanggang sa nakatulog ako. Tiningnan din daw nila yung kubo pero wala naman daw ilaw doon nung gabing yun. Kaya nagtataka sila sa mga pinagsasabi ko. Oo nga pala. Nag-iisang kubo lang yun sa lugar na yun. Baka po kasi may magtaka kung bakit alam na mga kasama ko kung anong kubo ang tinutukoy ko. Wala naman po makapagsabi din sa akin kung bakit may nakita akong nakabelong itim sa kubo na yon. P.S. May mga katanungan din po ako sa inyo tungkol sa mga kakayanan ko. Bakit po kaya sa tuwing nakakakita ako ay tila nawawala ako sa aking sarili at halos hindi ko na alam kung ano mga sumusunod na nangyayari? Kadalasan din po ay naninigas at hindi ako makagalaw. Sana po ay masagot ninyo ang aking mga katanungan. Salamat po, Kayla. Okay, so yun yung dalawang kwento. Well, no, actually tatlong kwento siya, all in all, na galing kila Kayla, well, no, Kayla, napahano ko pa, Kayla, at saka kay Horror Addict. So, simulan muna natin i-discuss yung kay Horror Addict. So, ano, nag-work pa siya sa Japan, sa isang hotel. So, thankful talaga ako dito kay Horror Addict dahil hindi niya na tayo pinahirapang mag-guess kung ano bang klaseng hotel ito, kung ano bang pangalan ng hotel. So, binigit niya na talaga yung pangalan ng hotel. So, yun nga, pwede natin siyang i-search sa internet para makita kung anong itsura ng lugar na yon. So, para at least meron tayo mas madaling idea para ma-visualize natin kung anong itsura ng lugar. So, ayun, pwede niyong gawin yon. Ang inaano ko lang siguro, mabuti na lang at hindi naman siya tipong yung sinaniban o talagang sobrang nakakapangilabot talaga yung nakita niya. Like, hindi nakita siya na parang the grudge na
yung magapang-gapang na babae doon na puro duguan, ganyan, or yung nakalambiti na babae, or what. O yung tipong sinaniban talaga siya. At least hindi naman ganun yung mga nangyari sa kanya, di ba? So yun ang isa sa mga dapat na ipagpasalamat na lang siguro ni horror addict na hindi ganun kagrabe yung nakita niya. Although, kung ako siguro tatanungin ko kung ano kaya yun, ano kaya yung taong nakaitim na yun na nakayuko and then nakaganyan. So parang nagharakiri ba to? Yung parang nagpakamatay na nandoon sa ano kaya nagpapakita. Kasi parang yung tsura niya parang balungkot, di ba? Na parang nakaganyan, nakaupo, na nakatungo siguro na ganun, I imagine. Okay, so ano kaya yun? Hindi mo na ba natanong horror addict kung ano bang meron dun sa lugar na yon at bakit may mga nagpapakitang mga multo? May mga nagpakamatay nga ba dun or what? Then about dun sa Buddha, actually hindi naman ako na masyado natakot dun sa Buddha, no? Medyo natuwa pa nga ako kasi parang niloloko-loko lang siya. Ang medyo nakikripihan ako yung sa mga uwak. Okay, kasi mga itim na ibon na palibot-libot dun. So parang jeepers creepers nga ang dating. Parang kung ako siguro dun ako kikilabutan kasi parang for some reason talagang ayoko talaga makakita ng uwak. Although meron ako dyan parang uwak ang style, parang minor bird naman yan na parang palamuti. Pero anyway, ayoko makakita ng uwak para kasi sa akin parang evil omen siya. Sabi kasi na matatanda, malas daw yung mga uwak kapag nakakita ka daw noon, parang may dalang kamalasan or something. So ayun siguro parang tumatak yun sa isip ko kaya nakikiripihan ako sa mga uwak. And then, mabuti na nga lang din daw, nagdala naman daw ng swerte sa kanya, yung Buddha. Okay, so, hindi naman niya na-elaborate kung anong swerte yun. Maaaring naging nakaipon din siya ng malaki dun sa kanyang trabahong yun. Or, nasundan pa siguro yung trabaho niyo ng iba. Or, may nakisiguro dun niya na-meet yung asawa niya, kaya naging swerte siya. Hindi niya naman in-elaborate. So, okay, let's just assume na may nangyari nga maganda. Dahil nga dun sa pag-stay niya dun sa hotel na yun bilang isang entertainer slash na parang hotel server ba o parang ano ba parang chambermaid ganun. Na medyo nagtataka ako kasi nakalagay dun sa kontrata niyo parang ano kay entertainer kayo eh bakit parang bigla na lang kayo ano ginawang parang all around na sorry for the term parang domestic helper ganun. Hindi ko alam ganun ba talaga yung nangyayari sa pagpunta sa ibang bansa na kapag akala mo ito yung parang trabaho mo pagdating mo doon iba or may dagdag na trabaho na okay alam mo kakanta ka lang sasayo-sayo ka lang and then all of a sudden ina-expect nila maglilinis ka rin ng kwarto and then magtutulong ka pa sa kitchen. Sabi ko ano ba yung parang kusang loob ba to na para maka-earn kayo ng extra income or talagang parang obligado kayo na gawin yun maliban sa pagkanta-kanta kasi kung ako pumunta ako dun sa lugar na yun, then expected ko na talaga na maging trabaho ko is chambermaid. So, okay lang. Pero hindi nyo ako expect na, parang, don't expect na kakanta rin ako, ganyan. Unless may extra bayad yun. Kasi yung tipong isang sweldo lang, tapos puro ganun yung gagawin ko buong ahal, buong maghapon ako magtatrabaho. Or hanggang gabi nga, hating gabi, yung 12 midnight ka na matatapos. Ano ba yun? Well, ayun, so horror addict, so gusto ko lang sana malaman mula sa'yo kung ganun ba talaga yung mga ano? Kasi never ko pa na kasi na-experience mag-work sa ibang bansa. So, hindi ko alam kung usual ba yung ganun na nangyayari. Kasi nag-work lang, ang experience ko lang naman is office work dito sa Pilipinas or sa mga call center, ganyan. So, hindi ko talaga alam kung ano man dapat asahan kung sakasakaling gagawin ko nga rin yan yung mag-a-apply ako sa ibang bansa and then mag-work ako sa an OFW. So, ayun. So, kung may ibang nakakaalam, so, yun nga, pwede sana akong educate tungkol doon sa mga bagay na yun. Kasi, curious talaga ako, lalo na yun na, alam ko na mas marami kasi sa inyo mga OFW kung ano ba yung mga nangyayari kapag nandun na kayo sa ibang bansa. Okay, so, ayun. And then, mapadako naman tayo tungkol sa experience ni Kyla. So, Kyla, maganda sana kung nakapag-share ka sa amin ng picture. Sabi mo kasi, yun nga, nagkuha-kuha kayo ng mga pictures. Sana nabigay mo sa amin yung mga sample ng pictures na sinasabi mo na mayroon kang katabi. I'm assuming, baka isa sa mga reasons kung bakit hindi mo siya naibigay sa amin is dinilit ninyo yung picture. So, paring ano siguro yung gut reaction siguro
Kasi meron din kasi akong kasama sa trabaho na siya naman, tagang photographer talaga siya. Hilig niya talaga yung mag-take-take ng mga pictures. Tapos meron siyang nakuha ng isang kasama rin namin, tapos na-post niya sa Facebook. Hindi niya namalayan na wala daw mukha. Okay, so meron nakakita ng mapamahiin, sinabihan siya na i-delete daw. I-delete na daw, pati daw yung original na picture dun sa cellphone, dun sa camera, i-delete daw. Okay, so ayun. Ako naman, ewan ko, siguro ako magtatago ako ng picture para sort of evidence, para kunyari ganito nga magkukwento ko, na okay, ito yung picture na okay, wala nga mukha yung sa ganito, ganyan, ganyan. So ayun, ewan ko, siguro ganun ang pamahiin nila na i-delete daw kaagad, kailangan daw mawala, ganyan. So ewan ko, so Kyle, kung may natatabi ka pang picture nun, sana mabahagi mo sa amin para at least gusto madali para sa amin na malaman kung ano ba yung itsura, kung ano ba yung nangyari, kung bakit ganun yung nakikita ninyo doon sa picture na yun. Kasi although na-describe mo naman siya, so syempre mas maganda sana kung meron kami yung visual na nakikita, diba? Kung bakit ganun. Pero di ba usual naman talaga na may mga ganun, mga nag-photobomber na mga multo-multo. And then weird nga lang dito, depende dun sa taong may-ari ng cellphone. So kunyari daw, sa'yo ko ipapadala yung same picture. Pero sa picture na yon, ikaw yung katabi. Kasi ikaw yung may-ari ng cellphone. Pero yung same picture na ipapadala ko sa ibang tao na nandun din sa picture na yon, siya yung lumalabas na may katabi dun sa picture, nandun sa cellphone niya kapag sinend ko na sa true share it, ganyan. So medyo creepy nga yun, di ba? Kasi buti sana kung isang beses lang na tipong pare-pareho lang kayo ng pinapakitaan na image, ganun. Pero iba-iba eh. So hindi natin malaman kung ano ba, pinaglalaroan lang ba sila or what. Okay, so yun. So kung may makakapagsagot sa katanungan ni Kyle, kung may explanation kayo kung bakit ganun, so paki-comment na lang down below. Kasi natulungan nyo na si Lake kung sa tanong niya, baka matulungan nyo rin si Kyle sa kanyang katanungan. Okay, maliban pa doon, meron din si Kyle ang gustong malaman kung bakit daw siya naninigas, hindi daw makagalaw, ganyan, and then parang nawawala daw siya sa sarili tuwing makaka-experience siya ng ganun. Okay, and then ang pinaka-ano ko naman ay syempre sa takot siguro, kaya ganun. Sa sobrang lang takot niya, hindi niya na napipigilan yung sarili niya, hindi niya na nakokontrol, kaya nawawala siya sa sarili niya, ganyan. Pero kung meron pa kayong ibang mga explanation, I'm sure yung mga kasing mga nakikinig dito sa channel na to, channel natin, marami sa inyo talaga, maraming nang nalalaman tungkol sa kababalaghan. Mas marami pa kaysa sa akin at saka sa iba. So, could you share please kung may explanation ba kayo kung bakit ganun yung nararamdaman ni Kyla? Tuwing nakaka-experience siya na parang naninigas daw siya, parang wala daw siyang, hindi daw niya makontrol ang sarili niya. So, meron bang explanation doon na maaari kayong ibigay sa kanya kung bakit nagkakaganon? Ayun. Ayun lang naman. So, sana matulungan natin itong mga mga nag-share sa atin. Since hindi lang sila basta-basta nag-share, usually may mga gusto rin sila kasing ihingi ng tulong sa atin. So, sana mabigay natin yun sa kanila. Okay. So, ngayon naman, gagawin ko naman ay babatiin ko na naman yung mga makita ko nag-comment dun sa previous na video ko. Okay, so pasensya na nga pala kayo kung hindi ako nakaka-comment kaagad or hindi ko napupusuan kaagad na re-replyin yung mga comment nyo sa video. Kasi dito mga nakaraan, masyado ako naging busy nga talaga sa office. Of course, kasi nagkatrabaho pa naman ako. Hindi na kasi ako full-time na YouTuber. So, yun. Habang nasa office ako, syempre kailangan maging tutok muna ako dun sa ginagawa ko dun. Pag may time naman ako, I still try to find some time para po makapag-comment. Yun na gustong-gusto ko naman pong gawin talaga. Gusto ko makabasa yung mga comments ninyo, makapag-react dun, tsaka makapag-reply din of course sa inyo. Okay, so ngayon naman, babatiin ko kayo lahat, yung lahat ng comment dito sa pasimpleng aswang. Okay, so gusto kong magpasalamat kay Dazzling. Thank you talaga sa suggestion mo sa akin. So tama ka naman. Okay, so gagawin ko yung sinuggest mo sa akin. So Miraflor Arseno, hello sa'yo. Kay Love Jane,
kay Sipag, sipag mag-upload. Sabi niya sa akin masipag daw ako mag-upload. Kay Macratan Tagalog Horror Stories, kay Jesus Christ, Lenny Matsudo, Bea Juvie Villar, Frederick Hubero, Ivan John Mail, kay Joel Nagano, Maria Miranda, Karen Brescia, Daniel Rosario, Skate Monster, kay Miraflor Arseno, Mark M. Sayad, kay J.M. Cansico, okay, kay Pinky Arana, kay Jojo Garce. Actually, meron siyang ang request na kung pwede kito batiin daw yung Garce family. So, hello Garce family. Okay. Kay Joy Pitahin, Jennifer Abugadie, kay Jennifer Amit, Donna Monares, Alessa Diras, Shella Shella, Rowena Monsayak, Elijah Mir Martiliana, May Changer, Jeneline Iacovangelo, okay, Hi Q, Mysterious Girl, kay Renato Fernandez, kay JM Cansico, okay, Marlon Canuto, Daisy Lagazon, kay Fuchsia Subair, Ryan Domingo, Neil Ryan Fugen, Ronaldo Bracamonte, Rose Vitalino, Mariel Etuesta, Mark Martinez, Bleeded Heart, Ryan Domingo, kay Grace Garces, Brian Domingo, Bella Rome, okay, and then kay Mylene Fernando, Michael Kelly, Donna Balugbog, kay Lizelle Verame, kay John McCoy Mijares, Gracia Alejo, JT, Mariam Miranda, I think na ulit-ulit ko na yung iba kasi pero okay lang. Okay, Dion Cheryl, Jeneline Bagayan, Tony Ramos, Janelle Marie Alivio, Mix Basal, Melody Ding Ding, March Velarde, okay, Hi Girl, Vince Carpio, Diane De La Peña, Ronaldo Bracamonte, Ang L, Elizabeth Noguchi, kay Chriselle T. Torres, Renato Fernandez, Roxanne May Hovero, Stephanie Hermoso, Army Ovejas, kay No Name Girl, kay April, kay No Pets Allowed, Evelyn Pahinago, Adams Legasmi, Arish Malik, Tuper Rances, Stephanie Berondo, Gilbert Manabat, Rad Stampugaw, kay Alea Jane Antonio, Maria Victoria Mercado Gonzalez, Dexter Sotes, Nalin Villar, Shalid Andrake, Nershina Tonay, ayan na, ko na siya, na-pronounce ko na siya, Nershina. So, hello po sa mga taga Maharlika, Taguig City daw. Okay, kay Kian Bagsain, kay Christopher Rances, kay Eugene O, RJ Nicolas, Archie Perez, Cheryl Micabaron, and Vash Stampede. Okay, so may comment na naman ng Rude dito, so tatanggalin ko na lang siya, okay. Well, whatever. Anyway, so tungkol naman po dun sa mga nagko-comment po, kung bakit po wala pa rin pong sinishare na story po si Zach at saka si Brandon. So si Brandon, napaliwanag ko na po na parang nga pong bigla na lang po siya naglaho, parang dinilit po niya yung email na ginagamit niya sa pag-send sa akin ng stories before, so hindi ko na po siya makontakt. So hopefully ganun lang po sana, wala pong nangyaring masama po sa kanya, pero yun nga po. So let's just pray na okay lang po si Brandon din, sana po magparamdam po siya ulit. Si Zach naman po, if I'm not mistaken, nasa US na po siya sa ngayon. Dahil nga po matagal po siya nang wala dun sa US, umuwi po siya dito sa Pilipinas. I'm sure tambak po yung trabaho po niya. So, maaaring magiging busy po muna siya sa mga ilang araw, kaya hindi po siya makakapag-share po muna ng stories. Pero I'm sure, kapag ready na po siya, mag-share po yun. Kasi alam naman po niyo yun, nagbabasa po siya ng comments, alam po niyo na
gusto rin naman po niya mag-share talaga ng mga stories po sa atin. So, let's just give Zach some time, okay, para po makapagbigay po siya sa atin ng mga bagong stories. Pero, nagpapadala naman po yung mga iba pong mga senders po natin ng stories po nila. So, magaganda rin po yung mga kwento po nila. So, ayun po. Yun po muna na yung pakikinggan po natin. And then, kapag ready na po si Zach, babasahin po natin yung kwento po niya. Okay. Then, gusto ko lang din po sanang pasalamatan din yung mga nagme-message po sa akin sa Facebook. Okay, gusto ko po sana mag-thank you kay Tony Ramos, kay Arlene Chongson, okay, kay Linda Villegas, kay Lolo Batman, kay Tatsuki Asibron, kay Julia Pelesores, kay Baby Ann Pasaporte, Brian Alguso, kay Shiren Shi, kay Jolene Tablatin, kay Ryle Adrian Prodigalidad, medyo ma, ano nga ba, Cruz? Tama ba? Naghang bigla yung ano. Kaya ayoko minsan gamitin itong cellphone ko. At least kasi naghang siya. Pero ayun, then kay Anthony De La Cruz. So, hello talaga sa inyo. So, maraming salamat sa pag-message po sa akin. At last na lang po, message, gusto ko lang po sanang batiin din yung mga nagko-comment po or rather nag-message po sa akin doon sa Facebook page, si Mariel Tungala, si Nightwing James, si Rolito Tejada, si JM Cansico, okay, and then si Harold Capillas, and then si Priscilla Tuling, and Castro Cyrus. Okay, maraming salamat sa inyo. So, patuloy nyo lang po akong i-message please kung gusto po ninyo kung may time po kayo. So, nag-enjoy po ako talaga na makausap po kayo so at makakwentuhan. So, maraming salamat po talaga sa mga nag-add po sa akin sa Facebook. Kung gusto nyo po ako maging friend po dun, so feel free to add me. So, Clark Quinto lang po. Okay. So, yun lang po muna sa ngayon. So, maraming salamat po sa mga nakinig at patuloy po na tumatangkil dito sa channel. So, please continue on sharing and liking and then leaving your comments down below. So, lahat po yun appreciated. Thank you po talaga sa inyong lahat and God bless po. Maraming salamat. Okay. Good night po and bye-bye. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.